Hello, ako nga pala si Coach Irvin. Kung nahihirapan kayong pumili ng copy trader ninyo dito sa BitGet app, is nandito ako para ituro siya. Now, punta tayo ngayon sa copy trading. So, sino yung pipiliin mo dito, Coach Irvin? Napakarami niyan. Guys, yung top 5 lang yung pinipili ko. Bakit yung top 5? Kasi sila may pinakamagandang stats, no? Kasi di naman sila aabot dito sa punto ng rank na to kung hindi sila magagaling. Pero again, guys, nada financial advice. And kung tatanong ninyo magkano yung puhunan ko kada araw, is $10 lang ako a day. Single ako, guys. Wala akong binubuhay na pamilya. Pero may binubuhay ka, pag-isipan mo dahil ang copy trading ay sugal. Pero kung gusto mo mag-copy trading, meron tayong link sa baba. Meron din tayong code na pwede mong gamitin for more possible rewards. Huya! Hello, ako nga pala si Coach Rev. So yes guys, panibagong video na naman. And ang pag-uusapan natin ngayon ay Uldor Shattered Glory. So kung mahilig kayo sa Web3 game na may pagka open world tapos may pagka Elden Ring, eh, ito na yung game na yun, no? So pag-uusapan natin siya, yung economy niya, yung characters, and then yung roadmap, no? So kung interesado kayo sa mga gantong klase ng contents and gusto yung maghanap ng mga other games or other web 3 games, eh, ito na yung channel na para sa inyo. So let's start, guys. Mag-subscribe na kayo dyan. So we have in here, Uldor is an MMORPG set in the fantasy world where players can explore a vast open world, embark upon epic quests to slay monsters, participate in large-scale PvP battles, and thrive in a truly player-driven economy with a fixed supply token. So yung token niya, hindi siya infinite supply. No, kumbaga, meron lang limit. Now, eto na nga. Players will be able to explore the vast land of Uldor ruled under one empire. Still, internal turmoil and political unrest lead to the citizens dividing into the three main factions of Zetan, Kilan, and Karg. So, ito guys, yung mundo niya. Ayan. So, malaki to. Magiging talagang sobrang laki nito kasi nga open world game siya, no? So, nung nakausap ko guys, yung isa sa mga developer ng game na to, sabi nila, talagang target nila is more of an Elden Ring type. No, Elden Ring type. So, alam ko na mas excited kayo dito sa overview natin. So, pakita ko lang sa inyo, no, kung ano nga ba yung game overview. So, free to play siya. Okay, free to play na MMORPG na open world. And meron kang chance na mag-craft. No, na mag-harvest ng resources, and meron din siyang iba't ibang professions, eh. No. So meron tayong tinatawag na PVP arena. Dito sa PVP arena ay pwede kang may pag 1v1, may pag 3v3, may pag 5v5, 'di ba? Depende sa trip mo. No, kung anong trip mong gawin, no, kung may tropa ka, tara, may pag 5v5 tayo. And ayun nga, meron siyang sabi rin sa akin, ah, baka magkaroon siya ng feature na parang MOBA style. No, kumbaga, yun nga, multiplayer online battle arena. Which is interesting, no? And ito pa, no? Players may compete in skirmishes or wager in paid tournaments. So, kumbaga parang merong entrance fee yung mga tournaments. Tapos kung gusto mo, if you have what it takes, di ba? Kung ikaw talaga ay sobrang gilas na player, no? And gusto mong makipagbakbakan within the game, eh, pwedeng nyo yung gawin. And also, meron silang arena na meron ding leaderboard system. And we have here Falcon Battles. Ayun, oh, lupit ng graphics, guys. So, Falcon marching into battles with siege weapons. Grabe, in fairness, ha? Hopefully, no, hindi ko pa nakikita yung official gameplay. Pero, ay, hindi, nakita ko na pala yung official gameplay niya. And ipa-flash ko na lang siya dito. No, ipa-flash ko na lang siya dito banda. Ayan. So, I don't know if nakikita nyo na, no? Pero may pagka, ano, may pagka 3D talaga siya. No, makikita natin yung pagiging AAA niya. No, AAA game, kumbaga. Maganda. Maganda yung graphics, no? Nakalimutan ko kakapanood kung alam pala nung gameplay. Pero hindi ko ba siya nalalaro. Pero meron tayong footage, guys, na gagawan din natin ng video sa mga susunod na araw, no? And then one more thing na dapat natin i-consider is open world siya. Ayan. And again, ah, disclaimer, this is a free to play MMORPG na game, na web3 game na meron tokenomics. No, dito na tayo guys sa tokenomics. So ang kanyang token ay tinatawag na runi. Okay. So itong runi na to ay meron lamang
limited supply or fixed supply, no, hindi siya unlimited. So para saan ba to, Coach Rev? So itong runi na to ay ginagamit natin or gagamitin natin para sa mga gear, sa mga consumable, sa mga resources, and pwede mo rin siyang gamitin, for example, gusto mong gawo or i-fix yung nasira mong gamit, no, pang repair, no, gusto mo siyang i-upgrade. Ayan, so pwede mo rin siyang gamitin sa tournaments, no, o kaya naman kung meron kang faction or mga guilds or mga clans, ay pwede mo siyang gamitin. So hindi siya mag-overinflation or mag-hyperinflate kasi nga limited lang yung kanyang supply. So ang total na supply niya, guys, ay 100 million runes. Okay, so rewards will be dynamically distributed over a 5-year distribution schedule with the following breakdown. So ito yung magiging rewards niya for the coming year. So sa year 1, 5 million, year 2, 10, sa year 3, 15, and year 4 and 5 magiging 20. So we can expect na at least, no, 5 years ay tatagal ng game na to once na i-release siya. Pero hopefully, di ba, kung maging maganda yun, maging solid talaga yung tokenomics, tapos sobrang ganda ng gameplay, mas matagal natin siyang malaro para mas maganda. Di ba? Di ba, guys? Di ba? Di ba? Di ba? Pero ito na nga, rewards pool. No? Yung rewards pool governs the amount of rewards able to be given out via drops and other rewards at any given time. No, magkakaroon din siya, guys, ng 1% marketplace fee. No? Siguro, sa kada bili ninyo. No? And nakalagay din dito, based on the size of the rewards pool divided over 365 days. This will allow the pool to be self-sustaining and continue to automatically scale and balance to accommodate shifts in player count or activity. Kumbaga, syempre, kung ano yung, for example, token na to, no, papaikutin lang. No, for example, ginamit sa transaction fee, no, tapos pinambili mo, and then, yeah, kung ano yung pinambili mo rin, most probably yun lang din yung iikot, no, doon sa mismo economy niya. Though hindi pa natin alam kung paano magiging pinaka-model nito, no, pero let's dive in deeper, no. So we have professions dito sa game. We have crafting, no. Ditong mga crafting na to siguro sila yung most, actually lahat naman siguro ng players, no. Magka-craft. Pero, there are a number of different profession trees available. As you master each tier, you will gain more points to invest in your profession or secondary profession that offers unique synergy. So, hindi pa na-reveal dito kung ano yung klase mga profession yun. But probably, kunyari for example, builder, something ganyan. Or siguro, blacksmith, mga ganyan. Blacksmith, pwedeng farmer. Di natin alam eh, di natin alam. Pero let's see, kapag official nang na-release yung game. Pero, yeah, what else? So, we have in here, players can visit resource plots to gather the resources they need for crafting or for selling on the marketplace. If you own a resource plot, you can visit it anytime and gather from it, tapped out, and then wait a short while until you can gather from it again. If you do not own a resource plot, you can visit plots owned by other players in exchange for AV. So, itong mga lands na to parang yung sa land gameplay lang din. Kumbaga, mas may advantage ka syempre. No? Syempre, kung may sarili kang bahay, mas may advantage ka in terms of resources na mas marami kang makukuha. No? So, ganun siya. And then, of course, we have game items. So, kita nyo naman, ito yung sinasabi ko sa inyong graphics niya. Pero, in fairness talaga, guys, ang ganda ng graphics in fairness. No, hopefully, maging smooth. No, maging smooth. Though, nasa early stages pa lang, alpha pa lang din ata tayo, no? Probably on my next videos, I'll be providing something for you guys, no, para ma-access ninyo. Pero right now, overview muna tayo ng game. Na-overview muna tayo. Ang ganda ng graphics, no, in fairness. Then meron din siya mga pets and so on and so forth. So very MMORPG talaga. No, kung fan ka talaga ng mga MMORPG type, no, or MMORPG game, eh yun talaga. And ito naman, guys, ay nasa Ethereum blockchain siya. So, in fairness, guys, sa mga Ethereum blockchain, napansin ko, unlike sa other blockchain networks, hindi masyadong talamak yung mga rug pull projects. No? Isa sa mga sikat na Ethereum project, alam nyo kung ano, is Axie Infinity. Diba? So far naman, diba, kahit mababa yung token ng SLP, pero grabe, no, ang ganda ng lipad natin kung napanood nyo yung video natin kanina. So, hindi nyo pa napapanood, you can check that out. So, yeah.
Now, let's move on to the roadmap na, guys, no? Lagpasan na muna natin tong classes kasi we'll be tackling more of that in the coming videos, no? So, quarter 4, 2021, dun sila nag-start ng developing and then nagkaroon sila ng Genesis Collection drop. And then, quarter 3, meron ng mga contests and giveaways and new social media accounts. And, yeah, natapos na yung quarter 4 ng 2022 and nandito na tayo ngayon sa quarter 1 ng 2023. And most probably, it will be the year kung saan sila maglo-launch. So, this project has been already planned like way back or has been being developed na since quarter 4 pa ng 2021. Diba? Ang bilis ng oras. Parang kailan lang 2021 pero ngayon 2023 na. So, marami. Maraming paparating. And I believe talaga na ang ganda. Ang ganda na magiging future ng blockchain gaming. And ito na nga, quarter 2, magkakaroon ng marketplace. Quarter 3, and so on and so forth. So, magandang year to, guys. Magandang year tong 2023 para sa development ng Uldor. And let's hope na maging smooth and maganda siya, especially yung token niya. So, yung token system niya, guys, is based dito to be decided pa kung kailan. No? Yung resource plot din, siguro currently being developed pa rin siya. But overall, I'm pretty much satisfied naman sa kung ano yung makikita natin right now. So, kayo guys, anong thoughts niyo? Meron tayong link nito dyan sa description box. Maybe I'll also be pinning I'll be pinning the link na lang din sa comment section para mas makita ninyo and mas ma-access ninyo siya. So, ano ba sabi nyo dito sa Uldor? Fan ba kayo ng mga MMORPG? Gusto nyo ba ng mga gantong klase ng contents? Hello, ako nga pala si Coach Revan. Kung nahihirapan kayong pumili ng copy trader ninyo dito sa BitGet app, is nandito ako para ituro siya. Now, punta tayo ngayon sa copy trading. So, sino yung pipiliin mo dito, Coach Revan? Napakarami niyan. Guys, yung top 5 lang yung pinipili ko. Bakit yung top 5? Kasi sila may pinakamagandang stats, no? Kasi di naman sila aabot dito sa punto ng rank na to kung hindi sila magagaling. Pero again, guys, nada financial advice. And kung tatanong ninyo magkano yung puhunan ko kada araw, is $10 lang ako a day. Single ako, guys. Wala akong binubuhay na pamilya. Pero may binubuhay ka, pag-isipan mo dahil ang copy trading ay sugal. Pero kung gusto mo mag-copy trading, meron tayong link sa baba. Meron din tayong code na pwede mong gamitin for more possible rewards. Huya!